classmates na... Tama ka dyan, Gabat. Siyempre, nandito pa rin tayo sa Francisco P. Felix Memorial National High School. Kaya naman, break time muna tayo mula sa mga lessons sa eskwelahan at ating pag-usapan ng mga isyu ng bayan. Lahat ay andito lamang sa inyong coolest classroom ng bayan. Kaya siguraduhin mo lang ang absent dito lang sa... School A! To serve the people of Cainta, a resolution was passed aiming to open a public secondary school. Kaya naman noong 1973 ay naipatayo ang Cainta Municipal High School sa pamumuno ni Mayor Francisco P. Felix. In 1980, the school was renamed in honor of the late Mayor Francisco Felix. And with the supervision of Principal Genesius Fulgueras, the school expanded tremendously. And by the year 1987, naging isa na itong national high school. Through the years, tumaas din ang student population, resulting to have four annex buildings. Ang Rose Park Main, Rose Park Extension, Jaica Annex, at Karangalan Annex. And all, these accommodate around 8,000 students. Kaya naman ito na ang pinakamalaking high school sa buong Rizal. Recognized din ito as a division leader school at talaga namang hindi magpapahuli ang mga Felixians sa iba't ibang mga larangan, lalo na sa journalism. Kaya naman super proud nila sa kanilang mga school paper, ang The Sepoys at ang Maglalatik competing on the national levels. Our school also offers different special programs tulad ng alternative learning system, SPED, special education, and special science curriculum with elective subjects as part of their preparation in senior high school. Through the initiative of our principal, Dr. Reynante V. Flandes, our school adapted the use of new technologies. Kaya naman nagkaroon ng educational televisions and stratified classrooms, computer lab, speech lab, library, and SSG center for efficient student services. Well, kitang-kita naman natin ang galing ng mga Felixians. Pero ang malaking katanungan ay handa ba sila sa hamon nating debate? Oo naman, Kuya Sky. Hindi magpapahuli ang mga Felixians. Ready na kami sa mainit na diskusyon. Kaya tutok na, dito lang yan sa... School Mates! Magandang gabi, schoolmates! Kasama pa rin natin ang ating mga schoolmates dito sa... Francisco P. Felix Memorial National High School! Tama ka, Jens. Kaya kita naman natin na excited pa rin sila sa magiging talakayan natin ngayong gabi. Kaya Trisha, ano bang pag-uusapan natin? Alamin natin, panoorin po natin to. High schoolmates, pagbabalik ng death penalty sa Pilipinas, dapat o hindi dapat? Karumal-dumal na krimen, pagbebenta at pagtutulak ng droga. Ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit lumalakas ang panawagan na muling ibalik ang death penalty sa bansa. Malaking araw ang maitutulong ng parusang kamatayan upang mapababa ang bilang ng heinous crime sa Pilipinas. Dahil magkakaroon ng takot ang masasamang loob na gumawa ng krimen kung ang kapalit ng kanilang gagawin ay ang buhay nila mismo. Subalit, hindi naman dito sumasang-ayon ng ilan dahil na rin sa umiiral na hustisya sa bansa. At tanging mayayaman nga raw ang nakakakuha ng mga abogadong may sapat na kakayahan na ipaglaban ang karapatan ng isang individual. E kayo, schoolmates, dapat nga bang ibalik ang death penalty sa Pilipinas? Schoolmates, dapat nga bang ibalik ang death penalty dito sa Pilipinas? Isa ang Pilipinas sa 140 countries sa buong mundo na nagtanggal ng death penalty sa kanilang mga bylaws. Pero ngayon ay nananawagan na
ang ilan para maibalik ito, lalo na sang-ayon dito ang ating Pangulo, si President Rodrigo Roa Duterte. Tama ka dyan, Trisha. Very interesting ang ating topic. Pero bago pa man maipasayan ang death penalty, ay hindi niya nakalusot sa 17th Congress sa Senado. Dahil hindi pa daw masyadong klaro kung ano ba yung mga krimen na mapapatawan ng death penalty. Ayan, pag-usapan natin dito. Kaya umpisahan na natin para sa ating unang grupo na naniniwalang dapat ibalik ang death penalty, sila ay sina John, Jerica, at Marvel. Death penalty or capital punishment requires law enforcement to kill those convicted criminals who commit heinous crimes. And what are those heinous crimes? Heinous crimes includes terrorist bombings, rape, murder, and other form of crime where the victim is being killed or being murdered. A death penalty is a state-sanctioned homicide where it is not our right to kill someone, yet it was decided by multiple people with appropriate knowledge. And bakit nga ba kami sumasang-ayon sa death penalty? Here are the five reasons why. First, we are not killing a large scale of people, we are saving a large scale of lives. Number two, there is a large transaction of illegal drug trade in the Philippines. Number three, there is inclusion of the small drug personalities through extrajudicial killings. And number four, death penalty is proven to have deterrency to crime based on the criminal rate from the presidency of Marcos to Arroyo. And last but not the least, it was to empower our criminal justice system. It is not just for the Filipino to have discipline, but also for the foreigners who commit heinous crimes inside our country and violating the rights of our countrymen. And just because we have a poor criminal justice system, and that's all. Thank you. At ang atin naman yung dalawang grupo ay naniniwalang hindi dapat ibalik ang death penalty sa Pilipinas. Sila ay sila Bea, Michelle, and Christian. There is no humane way to kill a person. Walang makatao upang pumatay, okay? So pangalawa naman, it does not deter crime. Ang mga kriminal, hindi sila natatakot kasi mamamatay na nga lang sila eh. Ano pang katatakutan nila doon? Pangalawa, kumakonti na po ang mga bansang nagpapatupad ng death penalty sa mundo. Doon pa lang sa mga points na yon, nakikita natin na wala na pong saysay itong death penalty. Hindi na po malakas yung laban niya. Dahil iba-iba na po yung mga pag-iiral ng at pag-iisip ng tao sa ating bansa. Simula pa lang ang schoolmates, pero mukhang magiging maganda ang talakayan natin ngayong gabi. Pero guys, hindi lang ang mga debaters natin dito sa harap ang pwedeng makialam sa ating usapin. Dahil kasama pa rin natin ang mga schoolmates natin dito sa FP Felix Memorial National High School. Kaya guys, maya-maya lang, hihingan din namin kayo ng inyong mga katanungan at inyong mga opinion. At sa mga schoolmates naman natin sa bahay, maaari rin po kayong makialam, i-like at i-follow lamang ang aming Twitter at Facebook page at schoolmates. At maya-maya lang po, ilan sa inyong mga opinion at komento ang aming babasahin. Sa aming pagbabalik, simula na naman ang isang mainitang diskusyon. Dito lang yan sa Schoolmates! Schoolmates, kanina nga narinig na natin ang opening statement sa magkabilang grupo mula sa kanilang mga team leaders kung dapat nga bang ibalik ang death penalty dito sa Pilipinas. Ngayon naman, pakikinggan natin ang iba pang sasabihan ng mga debaters. Kayo naman, Sky and Trisha, take it away. Thank you, Gab. Kaya naman guys, pakinggan natin ano pa ba ang mga argumentong masasabi ng iba sa ating mga debaters. Kaya naman, sisimulan natin kay Jerica. We as a group is entirely in favor of legalizing death penalty here in the Philippines. Our society is getting worse every second. Those who do crimes such as murderers, rapists, torturers, who is an innocent one because they do such things because they are not afraid of our law. If we will have death penalty, now there's a reason to be afraid of. We don't believe that they deserve a second chance because there's a difference between I love to have it and I deserve it. We don't believe that they deserve to live because keeping every murderer alive, many people are being murdered. We are killing here for a good purpose. Because first of all, you will not be afraid if you do nothing wrong. We are protecting here the life of the innocent one. If we don't have death penalty, what are you protecting here? The life of the criminals?
Alright, salamat Jerica. Ang nabanggit naman ni Jerica ngayon ay na-enumerate niya na nga kung ano yung mga ilan sa mga heinous crimes na gusto nilang patawan ng death penalty or capital punishment. Sinasabi niya dito na pag nagkaroon na daw ng death penalty ay magfa-function na mga tao based on fear dahil matatakot na silang gawin ang mga krimen na to dahil mapapatawan nga sila ng kamatayan. Ngayon, anong masasabi mo dito, Bea? Ako at ang aking mga grupo ay naniniwala na hindi natin dapat ibalik ang death penalty sa ating bansa dahil sa mga ilang rason. Una na dito, dahil sa death penalty, hindi naman totoong napatunayan na nababawasan nito ang bilang ng mga krimen sa ating bansa. Ilang studies na ang nagsasabi na ang death penalty ay hindi sapat na alternatibo para mabawasan ang bilang ng krimen sa ating bansa. Pangalawa, meron pang ibang paraan bukod sa death penalty. At ayon sa survey ng Social Weather Stations noong August 2019, 80% of the 2,000 respondents that are interviewed one-on-one are in favor of life imprisonment than death penalty. Ibig sabihin, mas prefer ng mga tao, mas madaming tao dito sa ating bansa ang pinipili na makulong na lang habang buhay ang mga taong gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen, imbis na patuhan mo sila ng parusang kamatayan. We are in a democratic country and we are free to express ourselves and our opinions. We should also take note of the possibility na merong mga innocents na pwedeng malagay sa panganib dahil sa death penalty. That is a risk that we shouldn't take. Isa pa, meron na tayong mga cases sa Philippines na ang mga tao na inosente ang napatunayan na wala naman talaga ginawang kasalanan ngunit huli na ang lahat dahil sa death penalty. You can take it back. So kapag namatay na isang tao at napatawan na siya ng death penalty and napatunayan na inosente siya, ano na ang mangyayari dun sa mga naiwan ng mahal na buhay na yun? We also have different reasons bukod sa mga nasabi ko, pero yun lang po muna yan. That's all, thank you. Okay. Napakaraming magagandang points na raise ni Bea kanina. Nasabi niya nga na irrevocable or hindi mo maibabalik kapag nawala na ang isang buhay at maaaring maraming inosente ang madamay kung mapatunayan na kailangan na hindi nga talaga sila ang gumawa ng ganitong kasalanan. Pero bukod doon, ano pa ang sasabi mo, Marvel? Kami naninindigan na dapat nang ibalik ang death penalty sa ating bansa. Tulad na lamang sa case ni Christine Lee Silawan na kung saan siya ay pinagsasaksak at tinanggalan ng balat ang kanyang mukha at may mga ilang parte ng katawan na nawawala sa kanya. Hayaan na lang ba natin na gumawa sa kanya nito ay makalaya? Hayaan na lang ba natin na ito'y magpatuloy at paulit-ulit na mangyari sa ating bansa? Based na rin sa ating kasalukuyan nangyayari, most ang mga nauhuli ay mga Chino. Bakit? Kasi sa kanilang bansa ay may death penalty na. Kung dito sila gumawa ng krimen sa ating bansa, hindi nila makukuha ang death penalty kasi ang makukuha lang naman nila dito ay pagkakulong at pwede pa silang lumaya at maulit ang kanilang mga ginawa. Yun lamang po at maraming salamat. Salamat, Marvel. Good point na sinabi niya dito. He was able to paint a picture kung gaano nga ba kalala ang nangyayaring mga krimen ng pagpatay, there's torture, binalatan pa ng buhay. It's a good painting of picture na karapat-dapat ngang maparusahan daw ng death penalty ang mga taong to. Lalo niya, binigyan niya ng emphasis na mostly daw ngayon ay mga foreign. Sabi niya na mga Chinese nationals ng mga gumagawa nito at dapat lamang daw sila ay mahatulan nito. Ngayon naman, Christian, ano masasabi mo dito? Kami ng aking grupo ay mariin pa rin tumatanggi na ibalik ang death penalty. Bakit? Kilala nyo ba si Leo Echegaray? Siya ay pinatawan ng death penalty sa kasalanan na napagbintangan siya na ginahasa niya ang kanyang anak, ang kanyang stepdaughter. Pero napatunayan na hindi niya ito ginawa at napagbintangan lamang siya. At ang huli niyang sinabi nung siya ay pinatawan ng death penalty ay patawad sa bansang Pilipinas. Sa kasalanan ng hindi ko naman ginawa ay pinatawan ako ng death penalty. Yun lamang. Maraming salamat. Okay, maraming mga gandang punto ulit yung na-raise niya. Actually, ang isa pa dun sa mga nabanggit ay kumbaga, tinapatan din niya yung facts na sinabi ni Marvel na maaring maraming kaso ang kagaya nung nabanggit niya kanina na hindi naman niya talaga ginawa. Pero hindi na maibabalik yung buhay niya. But I think that's the main argument of the negative. Tama. Yes. Tama, kasi sabi niya ay hindi na raw, parang faulty ang justice system. Mm-hmm. Kaya naman mamaya mapakikinggan pa natin ang ating ilan sa mga argumento nila sa open forum. Pero ngayon, Tresha, ano ba sasabihin nila? Unang parte pa lamang yan ang talakayan dahil ngayon naman, Sky, maririnig natin ano nga ba ang pulso ng ating mga netizens mula naman sa ating schoolmate na si Gab. Gab.
Salamat, Sky and Tricia. Napakaraming magandang punto ang narinig natin mula sa ating mga debaters. Ngayon naman, alamin natin, ano nga ba ang opinion ng ating mga netizens? Sabi nila ka ba, Heidi, maaaring ibalik ang death penalty kung maayos na iproseso ng batas? Takot yung ibang tao magkaroon nito, lalo na marami pa rin mga preso ngayon nakahatulan kahit walang kasalanan. Sabi naman ni Marge XD, masyado man itong cruel pero mas importante pa rin ang human lives kesa human rights, di ba? Saka kung di yan ibabalik, aabuso yung mga tao na gumawa ng mas karumal-dumal na krimen. Kung wala kang ginagawang masama, di ka dapat matakot o mag-alala. Sabi ni Odimer Marasigan, dapat nang ibalik sa bansa ang parusang kamatayan o death penalty para sa heinous crimes. Sa atin namang Instagram account, sabi ni Antonio Gatuk, hindi naman kailangan ng death penalty. And as a Christian, hindi tama na gawing kabayaran ang buhay ng isang tao para sa hustisya na ninanais ng isang tao na kahit buhay pa ang kinuha nito. Maraming salamat sa ating mga netizens. Patuloy lamang po kayong magpadala ng inyong mga komento at maaari din po kayong magpahayag ng inyong opinion sa pamamagitan ng pagboto sa ating social media sites kung saan kayo papanig sa ating topic for tonight. O dyan, schoolmates, mamaya meron tayong pipiliing best speakers ay pipiliin ng ating mga schoolmates dito sa FP Felix at ng ating mga schoolmates staff. Tama ka dyan, Sky. At syempre, makakatanggap din siya ng special prize mamaya. At ang ating criteria for judging ay inyong makikita sa inyong mga screens ngayon. At sa aming pagbabalik ay magpapatuloy pa ang mainitang diskusyon dito lang sa Schoolmates! Balik ang schoolmates. Tricia, nandito na tayo sa punto, ang ating paboritong segment na kung saan ang Q&A portion dito. Bibigyan natin ating mga schoolmates ng mga series of questions at hahayaan natin silang magsagutan. Tama ka dyan, Sky. At syempre, with like every other episode, sinasabi natin na ang ating programa ay hindi nagsasabi kung ano ang tama o maling opinion. Kumbaga, ang gusto lamang natin ay mapalawi pa kung ano yung perspective ng mga kabataan sa mga ganitong kabigat na issue. Tama ka dyan, Tricia. Sa simbigat ng ating topic, death penalty, simulan na natin. Ang ating first question is, do you think imposing death penalty as punishment for heinous crimes will lead to prevention of doing such crimes? It was proved that it was deterrent to crime based on the criminal rate from the presidency of Marcos to Arroyo. When Marcos was the president, based on history, the criminal rate was 190, crime rate of yung sa heinous crimes. Then, nung naitonggal siya, pagdating dun kay Cory Aquino, tumaas siya to 500 and up. And nung napunta naman yung pagiging president kay Fidel V. Ramos, nakita niya na nagkakaroon ng pagtaas sa paglaganap ng krimen, kaya binalik niya ito, which lead for it to decrease and become 300 plus na lang. Then nung tinanggal ulit siya ni Arroyo, umakyat ulit siya sa 500 and up. So I think it was really effective and deterrent to crime. We believe that death penalty does not deter crimes. First of all, it is true that our former president Fidel V. Ramos used death penalty as a crime control measure. But during presidency of Gloria Macapagal Arroyo, they abolished death penalty. Why? What is the reason of our former president? Because it is proved and it is shown on the studies that the crime rate didn't decline when death penalty was imposed back again. Then, let us look on the other countries that have death penalty. Canada, for example. Canada is a very good country. And when they have death penalty, their crime rate was about 51.2%. But when they started to abolish death penalty, the crime rate totally declined on the past years. And also in the United States, yung mga state na walang death penalty have lower crime rates than those states that have death penalty. Why? Because death penalty affects the mentality of the people that nung mga tao na nakakakita nun. Most of the cases in death penalty are national televised or
ginagawa sa public. Yun ay nakikita ng lahat ng tao, which affects the mentality of the person and makes the society much brutal. Let's say na yung ibang bansa is tinanggal na nila yung death penalty. But little did you know na yung mga first world countries or mga nangungunang bansa sa mundo ay hindi pa rin nila tinatanggal yung death penalty. Like USA, China, Indonesia, and South Korea. Why? Kasi naniniwala sila na hindi laman ito, it was not just to be deterrent to crime. It was for to have a affection to the mental behavior of the people. Kung tatanggalin nila, magkakaroon sila ng idea na gawin yung masasama. And there's no direct connection between their constitutional law and constitutional law of the Philippines. So therefore, hindi na apektuhan ng statement mo na about sa ibang bansa kung ipapatupad to sa Philippines. That ang tao doon ay iba sa tao na nasa Pilipinas, which is the Filipino people. We can say that those countries are hindi katulad ng mga tao dito sa atin. Pero let me say this, those countries are makilala sila sa pagiging maunlad. What about dito sa Pilipinas? Yun nga, maunlad na bansa na sila. Pero mas mabawasan pa yung crime rate nila, di ba? Bakit dito sa bansa natin, do you think that sa justice system natin is kaya natin ma-implement na maayos yung death penalty? It won't deter the crime rate here in our country. Those studies have proven na hindi talaga siya effective to deter crime. So you think nakaka-apekto yung death penalty sa economic stand ng isang bansa? Okay, wait lang guys. Bea and John, nagbukas kayo ng magandang bagong mga arguments. May economic connection at kay Bea naman ay sinabi niya na about sa flawed justice system. Ngayon, klaruhin muna natin ano ba yung mga plano niyong mga crimes? Ano yung mga heinous crimes na ito na papatawan ng death penalty? Yung mga heinous crimes po, base dun sa reinstatement na gustong ipasa dito sa Philippines, kasama dun yung murder, rape, infanticide, parricide, bribery, treason, and other forms of crime where the victim is being killed. So, ang sinasabi dito, buhay para sa buhay. Kumbaga, mata para sa mata at ngipin para sa ngipin. Tayong lahat ay binigyan ng karapatan at meron tayong kalayaan. At ngunit, ang kalayaan at karapatan na ito ay may kaukulang responsibilidad, which is yung pangalagaan din yung karapatan ng ibang tao. So kung hindi mo kayang panagutan yung responsibilidad na yon na papatay ka ng tao, you have no right para makuha pa yung mismong right mo din. Sige, siguro para madagdagan yung mga dinidiscuss natin para sa death penalty, maituturing nga bang anti-poor ang death penalty dahil mahihirap lang daw ang nahahatulan nito? Hindi po ako naniniwala na sinasabi nyo nga pong anti-poor. Hindi tama na dapat isipara natin ang mayaman at mahirap. Kung sabihin nyo, mayaman sila, mababayaran na lahat ng mga kaplusan, hindi ako naniniwala. Siguro out of 100, may matitira pa rin maganda ang loob. Diba? Kasi kung sasabihin nyo yung kapulisan lahat mababayaran, lahat sila masasama, ano pa ang mangyayari sa ating bansa? At kung sabihin nyo yung mahihirap, patay na yan, tapos na yan, hindi rin ako naniniwala kasi ayun yung automatic review ng death penalty. Mayaman ka man o mahirap, nire-review ng Korte Suprema. At hindi lang Korte Suprema nagre-review. Pati dumadaan pa ito sa Court of Appeals para talaga malaman natin na protektado talaga ang ating tao. So dapat hindi magandang ekskusa o alibay na kung mahirap ka ay puro na lang death penalty at puro na lang mahirap ang death penalty. Sorry. So, talaga, hindi ako sumasang-ayon sa sinabi mo dahil talagang naaapektuhan talaga ng death penalty ang mga mahihirap. First of all, may mga flaws din ang justice system natin dahil may mga attorneys pa rin na sumasang-ayon pa rin sila sa mga lagay. Kahit sabi mo may mga matitino, mayroon pa rin mga magagandang loob, mayroon pa rin nadadala ng pera, mayroong nagpapadala sa pera, mas kumakampi sila doon. Kaya yung mga mahihirap natin, sila yung mas natatapakan na porke nagawa lang nila to dahil napakapit sila sa patalim, tapos sila na uli, o kaya napagbintangan sila, sila na yung malalagay sa alanganin. But the thing is, can you see the justice there? Sinabi mo na nga na yung mga mayayaman is nangingibabaw. What if baligtarin naman natin yung sitwasyon? Yung nasasakdal naman ng mayaman, which is guilty with no reasonable doubt. So siya ay nakulong. Did you know na
yung ibang dito sa Pilipinas, yung ibang nakukulong na mayaman is nagkakaroon ng special treatment. Like dun sa mga ibang officials na nakukulong. Instead of kasama just sila. Just like what you said, yung mga mayaman is nabibigyan ng special treatment. So there's no possible way na gagamitin pa natin death penalty. Sinabi mo na eh, nabibigyan ng special treatment. So there really is anti-poor ang death penalty. Sinabi na natin, they're all people. Ayon sa study conducted by Catholic Bishops Press Conference of the Philippines, ang kadalasan ng mga tao na hahatulan ng death penalty ay may wages na mas mababa sa government-mandated wage. Ibig sabihin, talagang sila yung maisinasantabi sa layunan ng lipunan. So let me say this, if mahirap sila, how can they afford the representation they need? Kung mahirap sila, hindi nila kaya na ma-afford yung attorney na kailangan nila para ipagtanggol sila dun sa kaso. Hindi nila kaya yun dahil may hirap lang sila. So there really is a discrimination when it comes to death penalty. And I really say that death penalty is anti-poor. Oh, sige, sabihin natin na pwedeng mangyari yun. Pero may chances pa rin na manalo ang mga mahihirap sa kaso. Bakit? Sa tingin nyo ba sila lang may kaya? No! Alam naman na magpapatalo ang mga mahihirap dyan. Diba? Hindi naman natin nahayaan na natapak-tapakan na lang tayo ng mga mayayaman. Huwag natin hahayaan yun. Ba't nyo hahayaan yun kung alam nyo naman na may kaalaman kayo or alam nyo naman na tama ang mga ginagawa nyo? We know the standards of our society. Na pag mahirap ka, hindi mo kayang labanan ang mga taong may kapangyarihan. Let's just put it this way. Kapag ikaw mahirap ka din na pagbintangan ka, anong gagawin mo? Papayag ka ba na maparusahan ka ng death penalty? Of course not. So I really believe that death penalty is anti-poor and there is discrimination in death penalty. Ang pagiging anti-poor ng death penalty ay hindi na saklaw ng ating topic. Kumbaga, ito'y responsibilidad na ng government. Kaya nga sila nagbibigay ng public attorneys, di ba? Kahit so, na merong no public way. Attorneys dito sa Pilipinas, based on research, 95% ng mga tao sa Pilipinas nasa death row ay hindi nakapili ng taong magtatanggol sa kanila. Or walang sariling attorney. Let's say na hindi sila nakapili ng pagtatanggol sa kanila. Pero it is in the flaws of the government. But did you know na meron ng higher persecution rate dito sa Philippines? Hindi nakakaindi din ng masyado sa batas natin. Halimbawa na nga lang yung good conduct and time allowance na nangyayari na nai-issue ngayon sa Bucor. Dahil napapalaya nun yung mga heinous crimes, ibig sabihin, nasabi mo na nga pinapalaya yung mga napatawa na heinous crime. So there's a way na pag nakulong yung mga napatawa na heinous crime, pwede pa silang makalaya. Wait lang. Tresha, sobrang, actually, napakaganda ng mga puntong sinasabi ng magkabilang grupo. Magagaling I appreciate this kind of debate. Yes. Oo, napaka-concrete na mga examples. Pero hindi tayo nagkakaintindihan doon. Ngayon, eto, gusto kong itanong sa inyo. Sa tingin nyo ba, makataong pagpataw ba ang kamatayan para sa mga krimen? Malamang po sa malamang, hindi po ito makatao. Kahit sabihin mo pong painless death ito, pumatay po kayo ng tao, kumitil po kayo ng buhay. There's no humane way of killing sa isang tao, lalo na kapwa natin tao, dahil hindi po tayo mga hayop, mga tao tayo. Paano natin matuturuan ang mga kapwa natin tao sa paraan ng pagiging hayop? So you're talking about this. So you are talking about the sanctity of life, but so you are pertaining that without death penalty is pro-life, but death penalty is pro-life dahil mas marami pang masisave na tao nito. Did you know na kada tao na mapapatawan ng death penalty ay maaaring makapagsalba ng 3 hanggang 18 tao? Yun ay base sa research and statistics na nangyari sa buong mundo. Sinasabi nyo, di pa natin na-discuss dito kung paano ba natin i-regulate, kung paano niya i-implement ang death penalty. Now, ano ba ang mga ways, ano ba yung paraan nyo, paano nyo i-implement ang death penalty? Dagdag na lang natin doon sa paanong paraan, isama nyo na rin ano-ano yung mga krimen na dapat patawan ng death penalty since yun yung karamihan ng saklaw na tinatanong natin eh. Go! As I've said, yung papatawan ng death penalty are the heinous crimes which includes the terrorist bombings, rape, murder, infanticide, parricide, and any other forms of crimes where the victim is being killed or being murdered. And yung mga ways na pagpapataw ng death penalty is guillotine, silya elektrika,
lethal injection, and any other forms. For me, the most humane way is the lethal injection. Why? Kasi hindi naman tayo dito naghihigante. Tayo ay nagpe-prevent ng crime because I believe that prevention is better than cure. Na kung mawawala yung mga gumagawa ng krimen nito, mas makakapagsalba pa tayo ng maraming buhay. You said prevention is better than cure, but you're not looking at the bigger picture here. Walang mangyayaring mga krimen na ganito kung merong nagpre-prevent, kung may nag-educate, kung may nagpapaalam sa mga tao na mali na yung ginagawa nila, kung merong nagka-counsel sa kanila, nagka-guide upang magkaroon sila ng mga mas healthy na mentality upang hindi sila makagawa ng wait mga lang, crimes wait lang. Na to. Di ba sabi mo, hindi na pre-prevent kasi nga yung tao? Kasi alam mo yung krimen, it is an inevitable thing. Hindi natin maiiwasan. You already said that crimes are inevitable. So why would you use death penalty? Alam nyo ba, Gloria Macapagal-Arroyo abolish death penalty. They lower the punishment. Isa-isa lang. Sige, Bea, continue. They lower the punishment to reclusion perpetua. Para nga kasi, di ba, ma-prevent. Life imprisonment. It won't prevent the number of crime rates. Yung isa, meron tayong pinaprevent na dalawang bagay sa bundong ito. Yung isa kinakatakutan, yung isa hindi kinakatakutan. Kung ikaw yung tao, sino iiwasan mo? Siyempre kinakatakutan. Kung ikukulong mo yung tao, hindi ito nagdadala ng mensahe para sa mga gagawa pa ng krimen na anong mangyayari sa kanila. Diba? Hindi siya nagdadala ng mensahe na kapag gumawa sila ng krimen, ay ikukulong din naman ako eh. Hindi siya nag... Baliktarin nyo naman yan. Sinong... Wala ako. Ang mga kriminal, yung kinakatakutan nila eh. Yung makulong sila, mabulok sila, maghirap sila sa kulungan. Pero kung mamamatay na lang din naman sila, ano pang kakatakot nila? So you're not nila? Seeking for justice, you're seeking for paghihigante. Ang hinahanap natin dito is justice or makapag-save pa ng maraming buhay, hindi yung makapag-higante mismo dun sa tao. Ganto! Dahil ang paghihigante right, ay masama. Alright, saglit. Tapusin natin to. Final question for this. If not death penalty, what do you think ang makakatulong para bumaba ang mga number of crimes in the Philippines? Our group believe that life in prison is a good alternative to death penalty. According to studies, most Filipinos preferred life imprisonment than death penalty because sinasabi nga natin, kapag pinatawan ng death penalty ang isang tao, it won't give him time para ma-realize yung mistakes na nagawa niya. Plus, yung mga taong gumagawa ng heinous crimes, most of these criminals, you have used drugs. When they use drugs, there is a mental instability and most of these crimes are drug inflicted. So kapag ang taong yun is nahatik ng drugs, do you think matatakot pa sila sa pagkamatay? Di ba hindi? Mas ma-encourage pa kasi ang gumawa kasi ang iisipin nila, mamamatay lang rin naman pala sila, hindi na sila maghihirap, papatayin na agad sila. So I believe naman na ang death penalty is hindi pa rin talaga sagot para matapos lahat ng mga krimen dito sa ating bansa. There's a difference between human mental behavior and mental instability. So lahat na lang na nagkakasala, sasabihin mo may sakit. Siyempre, yun yung pattern of behavior nila. There is a recidivism of crime where in CBN News, they stated that 72% of people who commit heinous crimes inulit lang nila yung mga nagawa nilang krimen, which means nauulit. Hindi na yun sakit. And besides, kung sila ay nag-take ng drugs or may mental instability, there's a thing called rehabilitation. Kung sabihin exactly, mong rehabilitation. May... You already said that. We can rehabilitate all those criminals instead of basta lang patayin sila. Alright, okay. Thank you guys. Ang ito hirap putulin. Trisha, yung sinasabi ko talagang mainit ang diskusyon. Yes, good job. Kudos to all of our debaters. Ang galing. Pero mamaya bibigyan pa namin kayong pagkakataon para isarayan yung mga argumento. Napakaraming punto yung nakuha natin mula sa ating mga debaters. Pero syempre, hindi magpapahuli ang ating audience dahil ang mga tanong mula sa ating audience ay maririnig natin sa pagbabalik na School Day! Pabalik ang schoolmates. Guys, I love how comprehensive our debate is. Ang pro side, sinasabi nila na ang death penalty ay isang deterrent mechanism, buhay para sa buhay at isa itong epektibong mekanismo para mapababa ang krimen. Habang sa kabila naman, they are anti the reinstatement of death penalty dahil ito nga ay anti-poor at meron tayong faulty justice system. Ngayon naman, para mas painitin pa ang ating diskusyon, syempre hindi magpapatalo ang mga schoolmates natin dito sa FP Felix Memorial National High School!
Ayan, I'm sure napakarami rin nilang gustong tanungin at masabi sa ating usapin. Kaya naman pupunta ako dito. Ayan, balita ako may mga schoolmates tayo na gustong magtanong sa parte na to. Okay guys, sinong may tanong sa ating mga debaters? Okay. Anong name mo, kuya? Christian po. Okay, Christian, ano ang iyong tanong at para kanino to? Actually, itong tanong ko po para po sa lahat ng debaters po. Pwede, ito pong tanong ko po ay fit po lahat para po makasagot. So, yung tanong ko po, kung isa sa kamag-anak mo ang nasangkot sa death penalty, papayag ka ba na siya ay hatulang ng death penalty kahit siya ay kamag-anak mo? Bakit? For me, yes. Why? Because like what my partner said at first, there's a difference between, in second chance, there's a difference between I love to have it and I deserve it. If my family member deserves that, I think we should accept that. Why? Because we can't be selfish on this issue. Hindi lang naman tayo yung saklaw nito. Hindi lang naman yung pamilya natin. Kundi lahat ng Pilipino na nakatira sa Philippines. So kung ano yung mas nakakabuti para sa lahat, yun yung dapat nating unahin. Hindi yung para sa pansarili lang natin. Let's come to the reality. Kapag kamag-anak mo yun, for sure, if really it is your loved one and napaka-close sa'yo ng tao na yun, hindi ka papayag. Second thing, based on studies, lahat ng mga biktima and yung mga criminals na pinapatawa ng death penalty, after yung mismo execution, studies have proved na hindi naman nahihilom ng death penalty or yung mismo execution, yung sugat na nagawa ng mismong criminal dun sa pamilya ng biktima. So why bother pa na patayin yung tao if pwede rin naman na ikulong mo na lang siya? Why bother? Why? Because nagpe-prevent pa tayo ng future crimes. Sinabi mo na nga eh, nangyari na, may nagawa na siyang krimen. So hindi yun just for, justice is not just about paghihigante dun sa taong nakapatay or nakagawa ng krimen. It is for the prevention of the crime na pwede pang magawa ng taong nasasakdal. So we are the state. So kapag pumatay tayo ng isang tao, and pinatawa natin siya ng death penalty, then parang ginawa na rin natin yung kasalanan na kinumit niya, di ba? We are the state. So lahat tayo, no, kapag pinatawa natin ng death penalty, is a state function, guys. Then, maraming salamat, debaters. Mamaya, bibigyan pa namin kayo ng pagkakataon na isarangin yung mga argumento. Salamat, Christian. Ngayon, ikaw naman, Julia, ano ang iyong tanong? Yung katanungan ko po is para sa against sa death penalty. Kung ikaw ay magdedesisyon at ayaw mo ng death penalty, ano yung maaari mong ipamalit para masugpo yung mga krimen? Sa mga punishment natin, meron tayong tinatawag na reclusion perpetua para sa mga nakakagawa ng heinous crimes kung saan makukulong sila ng panghabang buhay sa kulungan. And pangalawa, yung rehabilitation. Kasama sa pagkulong nila, yung pagre-rehabilitate sa kanila. At hindi lang yon, pwede pa silang makagawa ng handicrafts sa loob ng kulungan kung saan nakakatulong din siya sa community. Pangalawa naman, para naman ma-prevent ito, pwede tayong magpalaganap ng counseling upang mapalawak at maging open-minded ang mga mamamayan, particular na sa ating mga kabataan na future ng ating bayan, upang matuto tayo at hindi tayo gumawa ng mga gantong krimen. Ayan. Salamat guys. Salamat Julia. Ayan, syempre, ang panghuli ngayon, nandito si Mark. Mark, ano ang iyong tanong at para kanino to? Do you believe na kapag pinatupad ba yung death penalty is mas mababawasan yung mga krimen na nagaganap sa ating bansa? Yun lang. Like what I've said, here in the Philippines, based on history, there is a deterrency to crime. So, and there's a statistics that says that every person that is being in a death row, there will be 3 to 18 lives that is being saved. So, nakapag-prevent tayo ng mga future crimes at proven na rin sa Philippines na ito ay deterrent to crime. Ayan. Maraming salamat guys and sa aming mga schoolmates na nagtanong. At dahil dyan, meron kayong regalo mula sa Globe. Makakatanggap kayo ng 100 pesos worth of Globe Card. And congratulations. Ayan. Okay. Ayan guys, sa aming pagbabalik, ilang argumento pa ang ating maririnig. Kaya stay with us dito lang sa Schoolmates! Nagbabalik ang Schoolmates, guys.
guys, sobrang ang ganda ng ating nangyaring debate. Kaya congratulations sa inyong lahat. Lahat kayo magagaling. Na-tackle nyo ang mga possible na itackle sa ating death penalty. Palakpakan natin lahat sila. Pero syempre, hindi pa natatapos ang ating talakayan dahil ngayon naman ay bibigyan natin sila ng pagkakataon para isara ang kanilang argumento. Simulan natin sa affirmative side. Lahat ng mga nabigay nilang propositions and legal basis ay galing sa from other countries or from past preferences. But I don't think that past preferences has a direct connection between the future and present preferences. So I think it is the duty of the government para ibalik na yung death penalty to make the world not just a better place but a safer place, not just for us but for the future generations. Dahil hindi lang naman tayo makikinabang dito. Hindi lang dapat yung sarili natin yung iniisip natin. Dapat mas isipin natin yung mas nakararami, hindi lang yung para lang sa isa. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, John. Ngayon naman, pakinggan natin ang closing statement ng negative side, Christian. Meron po nangyaring case na may isa pong babaeng na death penalty at ginamitan po siya ng lethal injection ng ginamitan po siya ng 2 doses of lethal injection. At ang sinabi po ng doctor doon, naging painful po yung nangyaring pagpatay sa kanya. Pangalawa is, ang death penalty is pinapakita or pinapalabas sa mga tao or sa public yung pagpatay sa isang tao. So anong iisipin ng mga kabataan or mga batang nanonood na pwedeng-pwede tayong pumatay? Pangatlo, yung sa Singapore, may isang DH doon na death penalty. Tapos, ang ginawa ni Duterte dito sa Pilipinas is sinunog niya yung flag ng Singapore at nagprotesta po siya kasama ang 1,000 employees. Last is yung presyo ng pagpatay ng sa isang tao. Umaabot po siya ng 1.5 million sa isang tao lamang. Ayan, maraming salamat, debaters. Kay Tresha, I'm sure napakaraming natutunan at marami ring masasabi ang mga schoolmates natin dito sa FP Felix Memorial National High School. Kaya naman kasama ko dito si... Alexis. Si Alexis. Alexis, ano ang natutunan mo sa ating nangyaring talakayan? So, bilang isang kabataan, dapat... pakinggan natin yung dalawang panig upang maging mulat yung ating kaisipan sa mga nangyayari sa ating paligid. So, bilang isang kabataan, hindi ako sumasang-ayon sa death penalty dahil mahalaga yung buhay ng bawat isa, kaya dapat natin itong pangalagaan. Death penalty is not the way para mabawasan ang krimen ng isang bansa. That's all. Thank you. Di magiging maganda ang naging debate natin ngayong gabi kung hindi dahil sa mga magagaling nating debaters. Palakpakan ninyo po ang inyong mga magagaling nilang lahat. At meron tayong piniling best speaker. Kaya guys, sa tingin nyo, sino ang ating napiling best speaker? Ayan, Trisha Sky, ang lahat, best speaker natin ay nakakuha ng 95.5%. Wow. So kita nyo, matataas lahat ng grade. So congratulations kahit hindi kayo, lahat kayo best of the best. So ito na, ang ating best speaker na nagpakita ng husay at galeng sa pakipag-debate at mga rebatas na talaga namang nagpabilib sa atin, ang ating best speaker ay si... Maria Aniela Beatriz Gonzaga. Congratulations, Bea. Congratulations, Bea. Ikaw ay makatatanggap ng t-shirt at of course, 500 peso worth of Globe Load. Wow. Of course, congratulations sa inyo lahat. Sabi ko kanina, ulit-ulitin ko, ang ganda na nangyaring debate. Ang galing nyo lahat. So, congratulations sa inyo lahat. Congrats, Bea. Thank you. Kaya naman tandaan, create wonderful with Globe. Okay. Samantala sa mga schoolmates man natin sa bahay, patuloy lamang po kayong bumoto sa ating social media sites kung sang panig kayo boto ngayong gabi. Ako boto, ako Gab. Kanino? Kanino? Ah, okay. Clarified. But bilang pang summarize lang natin, synthesize lang natin yung nangyari nating debate. Have to commend our debaters. They were able to touch on all the possible na naisip ko rin na paaring pag-usapan patungkol sa death penalty. But I have to clear this up to everyone. Let's just paint the picture. Ano ba yung status quo na nangyayari dito sa Pilipinas? We cannot deny that our justice system is flawed. Maraming mga hindi tumatakbo mga kaso. Maraming mga nakukulong na hindi naman pala may sala. Maraming mga mayayaman ang nakakalaya. At ito ang realidad na nangyayari sa Pilipinas. Our justice system is flawed. Ngayon, papasukan natin ito ng death penalty. Hindi ba parang masyado pang...
masyado pang immature ang ating justice system to execute such a heavy, irrevocable, abhorrent kind of punishment para sa ating mga crimes na hindi naman natin sure kung kaya bang panindigan na ating justice system. I have 3 points here. One, I think death penalty or capital punishment is a relic of the earliest days of penology. Ano ibig sabihin nito? It's barbaric. Wala nang kalalagyan sa ating civilized society ang parang pagpatay ng buhay. It's against human rights. It's against, hindi siya makatao para sa atin. Second, I have to reiterate, it's not a deterrent to crimes. Napatunayan na yan sa iba't ibang mga bansa. Dito sa Pilipinas, we can see kahit saan, wala pang death penalty, pumapatay na random peoples na hindi pa napapatunayang may sala. Kung ito ay magiging legal, hindi ba parang mas marami, hindi naman bababa, nakakalaya ang mga drug lords, nakakalaya ang makakapangyari ang mga tao. So it's really, again, going to my third point, it's anti-poor. Sino ang napagsisilbahan nito? Ang mga mayayaman lamang na kung saan silang may kakayahang ipalabas, silang may kakayahang kumuha ng mga magagaling na abogado, sila ang may resources, at kahit sabihin natin mayroong mga public attorneys, hindi yan naasikaso ng maayos, hindi umuusad ang mga kaso, at ang nangyayari, ang mga nahahatulan ay mga mabababang mga tao, mga mahirap na tao. I'll just end this with this, guys. A society that respects life doesn't deliberately kill human beings. Yun lamang. Okay. Yes. Actually, ang daming facts na sinabi ni Sky doon. Pero I think to make light of the situation, pasalamatan muna natin lahat na nandito sa Francisco B. Felix Memorial National High School. Maraming salamat. Duet tayo doon, Gab. Sino mga gusto mong pasalamatan, Gab? Maraming salamat po sa mga faculty, sa mga staff at sa mga estudyante po na nakilahok sa ating talakayan. Maraming salamat po. And when that's about sa pinsabang issue, my bosses ang kabataan. Sumaling makinig at mag-isa dahil opinion nyo ay malaga. Sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo. Schoolmates, may pakialam ka! Isigaw ang